Hindi pa luto pero nahihilaw yung kanin, ito po yung dapat palitan. Ang tawag po dito ay magnetic temperature switch. So papalitan po natin yan. Ito, napakarami po, no? Ang dami tayong stock dahil 65 pesos lamang po sa online na bibili, no? So kahit saan, online shop. So bali, kapag po kasi nakalagay yung kanin, ganyan po yan, tapos ipipress niya po ito. Iyon, no? So bali, kapag ito po'y tumataas, nagwa-warm, ibig sabihin po hindi na po accurate yung kanyang magnetic temperature switch. So ito po siya, yung nasa gitna. So ngayon, paano nga bang pagpalit? So bali, ganito po, no? Unang step, kailangan mo siyang buksan sa ilalim. Okay, kapag wala kang makitang tornilyo sa ilalim, so ibig sabihin nasa gilid po yan. Ito po, nasa gilid. Kung minsan nakatakip po ng sticker, no? So bali, ito, kita naman natin yung tornilyo, no? Buksan natin. Yung kapag tanggal na po yan, ay pwede mo na siyang sungkitin, no? So bali, kuha tayo ng flat screw, tapos sungkit lang sa gilid. Ayan, no? Ayan po, tanggal na. Yung kailangan mo lang siyang sungkitin, no? Ngayon, para hindi kang mahirapan, okay, dahil nga may wire siya, no? So pwede mong tanggalin yung dalawang wire. So alisin ko muna siya, no? Para di po tayo mahirapan sa pagtanggal ng ating magnetic temperature switch. Yan. So pwedeng alisin natin yung nakakonekta dito, yung buo na lang, no? Yung buong plug po ng rice cooker. Ito. So alisin natin yung buong plug ng rice cooker. Ayan. Yan, tanggal na po siya, no? Dalawang wire. So ngayon, ito na. Papalitan na po natin. So unang step na gagawin po ninyo ay kuha kayo ng long nose. Kung walang long nose, pliers, okay lang din, no? So bali, ito po gagawin natin. Kailangan lang natin ihulma, no? Payu. Yu po yan, no? Kita nyo? Kailangan mo lang alisin sa pagkakalakyan. Ayan, no? So inispat ko ng maayos para po makita ninyo, no? Gagawin po natin ay yu. Ayan, no? So kailangan mo lang siyang ilabas to. Ayan, kita nyo po ba? Ginawa ko siyang U. Ayan, no? Pag-share din po yung video para malaman din ng iba. Ayan, tanggal na siya, no? So ngayon, next step gagawin po natin ay ito na, no? So kailangan po tanggalin ito, yung tatlo na yan. 1, 2, 3. Kailangan mo lang siyang idiretso. Huwag ka ng plies. O yan, kahit huwag na palang tanggalin yan, no? Buo natin aalisin. So ito po, no? Ayan, yung buo na yan, no? Ayan, sungkitin natin yan. Long nose ulit. Ayan, tapos sa gilid. Ito, meron siyang lock o meron siyang clip. Ayan, no? Ayan, tanggal na siya. Tapos, paluin mo lang, no? Para mahulog. Ayan. So, bali, sungkitin natin to, no? Hindi pa siya nakasungkit. Ayan. Pwede naman sirain to, no? Kasi nga po, sira na. Ayan, tanggal na. Ayan, no? So ito po siya, yung ating magnetic temperature switch na papalitan, no? So bali, ito yung problema, nahihilaw yung kanin. So bali, ito po yung ating ipapalit. Ay, ito pala, no? Bago po yan, no? Yan, isang sukat lang pala, no? One size lang siya, oh. So wala akong idea na yung sukat niya, pero pag order ko, no, marami na akong pinalitan. So isang sukat lang pala, one size lang, no? Yan, so bali, ito na, lalagay natin yung bago. Okay, so bali, ito po yung sinasabing usungkitin, no? Kapag po kasi nilagay ito, bubuka ka po yan. Ayan, no? Bubuka ka yan. Gagamit naman tayong flat screw. Ito nga, no? Ayan, so bali, ito, nakabuka ka siya. Ayan, nakaganyan po siya nung una, no? Kaya nag-lock. Ayan, no? Ang ginawa ko lang po ay pinasok ko yung dalawa na yan. Kaya nahugot na natin, nailabas na, no? So bali, ganito po yung paglagay. Okay, so kahit hindi mo siya ipwesto, basta ipasok mo lang kahit saan, pwede, no? Ayan, ipasok natin yan. Tapos, idiin po sa ilalim, no? Habang hinahawakan sa ilalim, yun na po, no? Yung ating susungkitin. Na eto nga, yung ating dalawang pinakita kanina. So, kailangan mo lang siyang mailabas. Flat screw. Ayan po, no? Sinusungkit ko po siya. So, marami na po akong napalitan, no? Na magnetic temperature switch. Ayan po, no? Sungkitin mo lang palabas. Ayan, tapos bitawin mo na sa loob para mahawak mo ng maayos. Ayan, no? So, kabila naman, sungkitin mo palabas. Ayan, no? Ang ginagawa ko po, pinapalabas ko. Ayan, no? Nakalabas na po siya. So, yung kabila naman, ito. Sungkitin mo siyang palabas gamit ng flat screw.
Ayan, no? So, mas maganda. Malaking flat screw. Mas maganda, no? Ayan, kuha ko ng malaking flat screw. Tapos, para masubukan na po natin, no? So, bali, ito, malaking flat screw. Sungkitin mo lang yan, ilabas mo siya. Ayan, no? Ayan, kita po ba? Nailabas ko na. Tapos, ito, labas ko ulit. Ayan. Ayan po, hindi mo siya kailangan ilabas lahat, no? Kailangan yung sakto lang. So, mamaya po, ipapakita ko, no? Kung anong ginawa ko rito. Para di po kayo magkamali. Ayan po, no? So, ngayon, ito. Yung pinakahuli, no? Kapag hindi po tugma, kailangan mo siyang ikutin, no? So, ikot mo siya. Ayan, hindi po siya tugma, no? Ikot ko lang to. Naiikot naman yan, yung magnet na yan. Ayan, no? So, kapag naiikot mo na, ayan po siya, no? So, wala ka namang ibang gagawin kung hindi ipasok mo ng diretso, no? Nakahuluman na po yan, napayo. Okay, so ipapasok po natin. Long nose ulit. Ayan, no? Pasok na po siya, no? Kasi nakaset na po yan. Kapag pasok na, so kuha ka lang ng plies, diinan mo siya dito para maglapat. Ayan po. Ayan, naglapat na siya, no? So, isum natin para may pakita ko ng maayos sa inyo. Ayan po, no? So, bali, pinlies ko siya, nagplat na, no? Pero kapag bago po yan, nakayu yan, nakayu. Ipapasok na lang. Tapos, ito po yung sinasabi ko, no? Ayan, hindi mo kailangan ilabas lahat. Kailangan mo lang siyang sungkitin ng flat screw para mag-lock po siya, no? Huwag ilalabas lahat to. Ayan po yung kabila, oh. So, magkabila po, okay na, no? So, ngayon, subukan na po natin, no? Ayan, mga repairman, ito na, no? So, bali, kapag may kanin yan, okay, madidiin po dito. Tapos, i-press mo dito. Ayan, okay na.